Paano ginagawa yan? Sa Paris, okay, yung action plan at target, ito yung pinapagawa natin para meron kayong annual plan and action plan and target na yan, nayahawakan ng inyong Paris. No? It's a consolidation of the action plan of the different volunteers at the barangay level. Kukonsolidate mo lang naman yung Paris. So this is Paris, a barangay level, then kukonsolidate using the same template sa Paris level. So yan yan. Name mo facility, let's say yung inyong health center. Ano nga yung inyong barangay? San Pablo. Okay? San Pablo Barangay Health Station. Okay? Address, population, ito yan, pinag-uusapan natin kung 2,000 yung tao. Sino yung mga Paris volunteers? Sabi nga natin, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Sulat yung mga pangalan. Ano ba? Si Remy, si Cynthia, yun yung dalawang volunteers doon sa kanyang barangay. Okay? Then, sino yung midwife? Sa Barangay Health Center, usually, midwife yung naka-station dyan. Sino yung pangalan ng midwife? Okay? So, Barangay Health Station, address, population, sino yung Paris volunteer, sino yung midwife. And then, this is the breakdown. Okay? Pisahan natin doon sa number 2. Kita niyo po dyan sa likod? Ha? Kita. Kita, conduct of case finding or case holding. Ang pinag-uusapan natin kanina, sa barangay level na may 2,000 populasyon, ang kailangan mong symptomatics ay 30. Di ba? 30. Doon, sa dulo, total is 30. So, from January, yun. January to December, yung 30 divided by 12, then 2.5. Di ba? O pwede mong i-whole number na siya. Every month, you need to find 3 symptomatics. Okay? So, for the month of January, tatlo, and then ito 36 siya. Ang exacto kasi dyan is 2.5, but wala naman tayong 2.5 na pinag-uusapan. So, it's either you put 2, then next month 3, with a total of 30 at the end of the year. Or, pwede mo nang gawin na tatlo. Okay? So, consciously, the health center, BHW, and the Paris volunteer will work together to find 3 symptomatics per month. At yung makita na yan, may makapag-submit ng 2 sputum sample. So, yung tatlo, dapat ang target mo, yung tatlo makapag-submit ng 2 sputum sample para ma-desisyon na kung siya ay positive or negative. Okay? So, number of NSP diagnosed, 3 ang target mo dito. Hindi mo na kailangan siyang i-spread dito kasi the 3 symptomatics that you will find and examine, you don't know whether magiging positive siya o hindi. But basta dito sa plan na ito, at the end of the year, your target is 3. Okay? So kung doon sa month of January, 3 in-examine, nakita na in-examine, and nakita na siya, okay? Fine. February, in-examine yung 3, walang nakita, fine. Basta importante, yung 3 nakita, hindi mo sila, target mo rin sila para makapag-submit ng plema. Yun yung iyong goal doon. Nakita mo na siya, siguruhin mo siya na makakapag-submit ng plema. Para madesisyon na kung positive siya or negative. Pwede kasing asymptomatic talaga siya, sputum negative siya, then the next step is ipa-x-ray. Okay? Or pwede sabihin na ng doktor na, okay, clinically, ayan na yan, TB patient ka, gamutin na natin. So, yun yun. And then, ito yung mga ibang indicators. Okay? Then, all forms. So, sabi natin kanina, sa yung munisipyo tayo, ano natin kasi reference, 73 yan. Kasama na dyan yung sputum positive, negative, rin of extra pulmonary. Hindi ka na magta-target dito, but you need to place here at the end, in total. No? Sa munisipyo, kung 73 yan sa munisipyo, sa barangay level, 7.3 or 8, di ba? Di-divide mo lang naman. Yung 2.3, ay yung 3,
I don't know, in 2,500 population times 0.00292, ang labas po niyan is 7.3. No? So barangay level. So, since ito in-spread mo ito over 12 months, i-consolidate mo lang naman yan. And then, using this template, target for 1 year. So, number. Then, ano yung mga kakailanganin mo for you to implement the activities and meet the target? Ano, sputum cups, etc. Timetable, sino yung gagawa? Okay. So, dito yan. For number one, ang sabi nga natin, one of your major roles is to do awareness building. Okay? So, depende sa number of households na lakop ng barangay mo, yun yung target ninyo ng RHU. Okay? Kung 2,000 ang populasyon, sabihin natin na per household size is 5, yung household size is 5, so 2,000 divided by 5, you have 400 households. Okay? So 400 households ang target, yan ba, paano nyo i-educate yung mga yan? In your case, anong target ninyo dyan? Small group. Diba? Kasi gagawin nyo yan through your BEC or your regular work in the church na yung ano, Bible sharing or BEC, etc. So, pwede in small group, no? So, kung 400 dyan, 400 ba ang tatargetin ninyo? Pwedeng 200 lang. O kalahati, o pwedeng 1/3 lang. Oh, and then, ilan ang target ninyo every month? Kung monthly kayo nagko-contact ng inyong PEC, ilan ba ang inyong nasasakupan monthly? So, ang next step dyan, hindi ko kasi alam yung struktura sa ano, no? Kung meron kayong dalawang volunteer, may opportunity ba siya to cover or to go around these houses para tulungan niya yung pinakang leader ng cluster na yun na mag-improvus ng TV. Pwede gano'n, no? I-schedule niya. So in 1 year, yung lahat, halimbawa, merong sa BEC na merong mga dalawang cluster yan. Baka in 1 year, may ikot niya yan. Or in a quarter, may ikot na lahat. So yung ganun bang ano, pwedeng ang first round ng inyong pagtuturo ay yung mga barangay coordinators, then the coordinators now will do the conduct the education doon sa mga cluster. So depende sa struktura ninyo. The bottom line here is you meet your target number of household in your community awareness campaign. Okay? And then for the case finding, then of course the two volunteers, sila yung gagawa together with the BHW. Okay? Ganyan. Then, i-consolidate lang yan dito. Then you put the additional yung resources, yung timetable kaya nang gagawin. Sino yung gagawa? Of course, sinabi natin kanina, ito yung mga tao na gagawa. So, yun yung pero tayong template na ibibigay din sa inyo para maging sundan sa paggawa ng action plan. Klaro mo ba sa atin? Clarex? Yes? Exercise. Yeah, exercise time. Exercise tayo. Okay? So, mag-estimate kayo ng population ng barangay, ha? Kung hindi nyo kabisado yung population ng barangay ninyo, then mag-estimate kayo. Lahat naman kayo may calculator, may cellphone, so may calculator kayo. Okay?
ano ang basic? Alamin ang estimated sputum positive in your barangay based on the, your population and the formula. Okay? Ang formula is population times 0.00131. Yan na lang. Awesome. Sige. So, buklatin po ninyo sa pahina oh, yan. Sige. Oo. So, dito ang gagamitin na ninyong populasyon ng barangay, yung realidad, no? Yung actual populasyon ninyo. Kung wala ba, di ba guessing na lang? Okay. Okay. Sundan lang ninyo itong formula na ito. Okay? Notebook naman kayo, gawin yung scratch yung inyong notebook para ang entry doon sa ano sa materials malinis. Okay.
for the all forms, yan ang 292, ha? Kasi may portion doon sa report, nahanap din ninyo yung all forms. Kumusta? Sino yung hindi makakuha? Ha? Alas dos kayo magtatanggalian pa. Hindi yung makakuha. Sino-sino po yung hindi makasunod? Walang umaamin. So I suppose lahat na kukuha. Okay? So tapos na? Ha? Yes, sandali po. Sandali lang. Yes, ma'am. Please. Hindi na po, hindi na. Hindi na. Ang i-multiply nyo lang sa 10 yung sa estimated nyo is yung to capacity. Kasi ang sinasabi natin doon, kung makuha mo yung 3, yung estimated is yung to, symptomatics, ang chances doon ay makakakuha ka ng capacity, sputum negative, x-ray positive, or relapse. And then, yung extra pulmonary, may mga iba pang clinical screening na ginagawa mo ito. Ano? Oo. Oh. Pero kung susundin po kasi natin yung nasa manual of procedure, ang sinasabi kasi doon sa presumptive TB, sa bawat apat ay merong isa. So, meaning, mas mataas yun, 25%. Ano? 25%, 1/4 doon sa makita mo na presumptive TB ay lalabas na positibo. No. So, ibang hindi na mo natin gamitin yung formula na yun. No? Kasi iba naman yung definition ng presumptive TB. Nasa yung sinasabi ng presumptive TB ka na kung ikaw ay member ng vulnerable population. So, hindi na natin gawin. Simplify na lang muna natin na in our community, ito yung ating gagawin po sa target. Okay. Hindi naman tayo nabibilang sa vulnerable group. Eh. Pag sinabi kasi natin vulnerable group, ito yung urban poor, ito yung elderly, ito yung
Hindi naman ho. Kasi community population yung pinag-uusapan natin. No? Hindi kayo sa jail, etc. Oo. So, ha? Oo. Pwede ho yun. Pero ang importante sa atin, alam natin ang kung paano kinukumpit yung target. At yan naman po yung midwife, tinuruan din natin. Oo, kasi yung mga nakakaraan namin dito, mula nung sibling hanggang ngayon, bago kayo na-involve, yung mga taga-health center po yung aming tinuturuan, tinitrain. Ano? So, nagkakaisa ho kayo ng, ano, ng pagkakaintindi. Ano? Oo. Bali nung sibling, dito ko pa nakasay sa Laguna, parang 1,600 yata yung aming na-train na health personnel dito. From nurses down to barangay health workers. Oh, yun. So, nagkakaintindihan kayo. Kung kayo man ay mga church worker, and midwife, nagkakaintindihan ito tayo kasi kami rin yung nagturo sa amin. Okay. Yan. Okay? So, okay na? Pwede na tayong huminto dito? Pwede mo tayong tumawag ng isang participant na no? Gumawa ng sarili niyang target. Tingnan natin kung paparo natin, paano niya nakuha. Sige. Ikaw ma'am, halika rito. Punta ka, tingnan natin kung may karapatan ka magtanggalian. O, oh, sige. Population times 0.00131 is your estimated new sputum positive and to get estimated TB symptomatics, multiply, simply multiply the estimated NSP by 10. Okay? Yan. Lagalagal mo sulat mo kasi ikaw lang ang nakakabasa niya. Okay? O, oh, yan. Sige. Ilan? 292 ang ginamit mo. Okay, all forms ba yung ginamit? Oo. Umpisa mo muna doon saan? Sa NSP. Okay? Para makarating ka doon sa symptomatics. Okay? Oh, 13,000. Yan. Okay? Okay? Times. Okay. Okay. 17. Okay. ANSP. Yeah. Then, ano yan? Ah, municipal. Okay. Sige lang. O, barangay. Sige, barangay. Pero sabi natin, di ba, ang targeting natin ay barangay level. Okay? Tapos, inakyat nyo sa munisipyo. So, kayo, binaligtan nyo yung proseso. Sige. So, ang barangay na pinag-uusapan natin dito ay, ano to? TBS ito. Municipal level. Ano? Ha? Hindi, 17 eh. Barangay na ho ba ito? Oo, sige. Akala ko kanina munisipyo. O, sige. So, sa 13,000 population ng kanyang barangay, ang kanyang estimated NSP ay 17. Ang kanyang symptomatics ay 170. Ayun. So all forms ay 37. Okay. Out of 37, 17 dyan ang positive. Sputum positive. Okay? Yan. Tapos na. O, paano mo ngayon ikakalat ito sa 12 months? Numero muna yan. Okay? Ito muna tayo sa numero. Sabi natin, yung 170 symptomatics, hahanapin mo yan
sa within in 12 months. Okay? So meaning from January to December, naghahanap ka. Ano? Huwag yung pagaya nung pag-iisip na ay sa December na lang ako maghahanap. Kasi malamig ang panahon, maraming inuubo. Okay? Sabi natin, ang symptoms of TB ay 2 weeks caps of 2 weeks or more, with or without the secondary symptoms. Okay? So kung 2 weeks lang yan, dapat hinahanap po sila regular. Kasi kung sasabihin mo, sa last quarter of the year na lang, kung inubo pala yan ng Enero pa lang, at siya ay TB, ay di ang dami ng infection na ginawa niya. So sabi natin, monthly, religiously, dapat naghahanap tayo kasi any time of the month or any day of the month or of the year, pwedeng magkaroon ng symptomatics. No? Sabi nga natin, matasika ka lang ng laway nung humahatsin na may TB, posibleng ma-infect ka at mag-develop to TB. So, para maagapan ang pagkalat ng TB, you need to find the symptomatics regularly. Kasi 2 weeks lang yan eh. Eh kung January 1, nag-upisa na ng ubo yan, hindi ka naghanap ng January sa February nila. Meaning, more than 1 month na siyang inubo. Eh 2 weeks pa lang pwedeng TB na yan. Eh kung TB pa lang. Baka yan yung bago mo makita ay nagkakaroon na ng pagluwa ng dugo at nakakapaghawa na. So, that 170 estimated symptomatics in your barangay, i-distribute mo yan over 12 months, ilan po yun? 14. So, you need for a 30,000 population with an estimated number as NSP of 70, your estimated symptomatics is 170, and on a monthly basis, you need to find 40. And refer them to the health facility for the examination. Okay? And in this 70 na in-refer mo at nag-examine ng problema, baka makakita ka ng isa o dalawa. Diba? Imagine kung hindi mo sila nakita, wala ka ipapa-examine, wala kang makikita. So, yun po yung, so in the implementation, so ito yung action plan and target mo. So, pag in-implementa mo yung plano, meron kang tinutunghayan. Ha, kami pala, dalawa kami volunteer, plus the PHW ng RHU, ito yung hahanapin namin. Nag-uusap kayo. Okay? So, bukas pag-uusapan natin yung coordination mechanism ng Paris at saka ng RHU. The reason why in-invite natin sila dito. No? Para kayo ay klaro sa kanila na you will be partners in TB program. Okay? Yun yun. Sharing kayo sa target sa bawat, sa inyong area. Okay? So, ikakalat ninyo ito doon sa template na yan. Diba? So, under in this template, yung symptomatics, so in that, in her case, yung iyong symptomatics sa January 14, the total is 170. Yung sputum, number of TPS completed to sputum exam is 14, total of 170. Number of NSP diagnosed, huwag ka na lang maglagay. Ilagay mo na lang dito yung 17. Kasi sa in the actual implementation, posibleng yung 14 dyan na napa-examine mo, baka sakaling makakita ka ng isa. Okay? But hindi mo na sinasabi na for every 17, maglagay ka ng isa-isa-isa. Kasi hindi mo alam kung kailan. Basta ang klaro lang sa iyo, for every 17 symptomatics na makita ko at may pa-examine, possibly ako makakita ng positive. And at the end of the year, I will have 17 cases for NSP. And for all forms, dito is 37 ba? 39? Yun. So 37. Yun.
Medyo i-improve ko na lang ho itong template na ito later. Kasi nagdodobo na tayo. So, klaro sa inyo yan. At ina-translate lang yan dito, symptomatic referral, identified 170, 170, 17, then 17. Dito, pwede wala akong muna ilagay. Dito is 37. So, klaro. For 1 year, yan yung target mo. Ano ngayon yung iyong mga kakailanganin na resources, di ba? Ito, sa TV, conducting TV education, ano yung kakailanganin mo? Maybe you need flyers. Okay? Flyer or lift chart na para nagtuturo ka, meron kang ginagamit. Di ba? So, yun. Or meron kang microphone o kaya meron kang... Di ba? Para... So, this is a plan. Para pag in-implement mo, kumpleto ka. Hindi yung, ay, hindi pa. Teka, magkukontak tayo ng session. Ay, wala pala akong flip chart. So, uwi ka na. So, this is a plan, part of planning. Na, pag in-implement kayo, sigurado kayo na kumpleto kayo. Remember, nandiyan dyan na yung mga tao, hindi ka makapag-start kasi wala ka palang gamit. So, kailangan ligumin mo muna yung mga resources na kakailanganin nyo before you implement the plan. Una, para maging efficient kayo. Yung time, remember, yung mga tao na inyong ginagawa dyan, may mga busy rin yung ginagawa sa kanila nilang lugar. And you cannot keep them for long. Diba? So, dapat ready ka. Kung 30 minutes lang ang discussion, dapat in 30 minutes tapos ka. Hindi yung 30 minutes na nakalipas, nagliligong ka pa ng mga gagamitin. Makamayan dyan, may yung mga kausap. O kaya umuwi na kasi may appointment pala 30 minutes after. Diba? So yan. Yan yung purpose of planning. Para pagdating sa implementation, you are prepared of the materials o nakakailanganin mo to become efficient and effective in your work. Diba? Yeah. So, ito, this is just ano, parang mabigyan lang kayo siguro itong lahat itong oras na ito. Para lang mabigyan kayo ng idea, bakit tayo nagpo-focus on looking both at the NSP and the all forms. Ano? At the beginning kasi, the Dutch program started with yung target na sputum positive. Ano? 70% case detection rate for sputum positive and 85% cure rate. Sputum positive pa rin yun. Yung mga negative, yung relapse, yung children, extrapulmonary, hindi po yan kasama sa target. Okay? Although in the reporting form ng Department of Health, nakalagay man yun doon, number of sputum positive, negative, number of TB, yung children, etc. Yung retreatment, etc. Nakalagay. But when they revise the target, the manual of procedure, all forms na po, parang, parang nakalump na yung target in, sa all forms. So, regardless of number of cases for sputum positive, sputum negative, etc. Basta ang target is maka 90% case detection rate all forms, and 90% treatment success rate. Huh? All born. Sa atin, sabi nga natin, ang pinakang nakakahawa na form of TB is the sputum positive. So, dapat medyo conscious tayo roon na when we take part in this TB program, maghanap talaga tayo ng sputum positive cases. Okay? Hindi lang tayo maging masaya na 90% case detection rate all forms, but if you look at the status, ito yun ang nangyayari. No? Ito ho kasi yung 90% case detection rate na target. Pinakikita ko lang ho sa inyo yung dalawang senaryo. Doon sa original natin, 70% case detection rate, yun yung sputum positive target. Yan yung DOH target noon. No, maging all forms, naging 90% na. Pero,
nung maging 90 all forms siya, yung mga dati kong munisipyo, yung ating pinakita ni ano ni Carlo kahapon, marami sa mga munisipyo na yan ang hindi naka-attain ng target na 70% when you spirit positive. Okay? At ngayon, kumisan nakaka-attain sila, nakaka-achieve sila ng 90% case detection rate all forms, but still the new spirit positive remain below target. 45%. Eh sabi natin kung 45% ka lang sa sputum positive, meaning merong 55% na sputum positive na hindi mo na detect, at yun yung posibleng nagkakalat ng infection. So ang gusto sana natin mangyari, meeting the 90% case detection rate target, but the distribution is like this. You get the minimum 70% NSP, and then the other forms for sputum negative, relapse, extrapulmonary. So, with this accomplishment, yung chance mo of reducing the morbidity and mortality due to TB, mataas. Kasi, you are finding and treating sputum positive cases. Eh kung nandito ka lang, although na nandito ka, ang achievement mo every year, pero ito ka lang, well, the TB, TB situation in your area will not improve. Okay? Sputum negative, well, yung relapse, nakakahawa rin yan, no? Because naggamot na yan, bumabalik. But ang ano diyan, yung sputum positive cases, mas nakakahawa sila. So dapat, cautiously, maging masaya tayo na 90% case detection rate and hitting the minimum or the 70% for sputum positive. Yun yung sabi natin, doon tayo magiging masaya na nakikita natin lahat ng sputum positive cases. Yung mga nakakaraan, ganito lang. Tingnan niyo yung inyong record ng inyong mga ima na sa lolo. All forms na kasi ang basis nun eh. 90% case detection rate, all forms still. And they are in the low performance. So ang ibig sabihin lang nun, hindi nila meet ito. And therefore, lalo nilang hindi na meet yung 70%. Mas mababa. So with your participation, the challenge now to us is assist the RHU meet this target with this type kind of distribution to sa all forms. Ano po? Well, kasi sa attitude, kahit na hindi sila masyado masaya rito, pala sila magagawa eh. Kung masaya sila, o 90% tayo, may award, etc. Pero deep inside, hindi pa rin sila masaya because they know that with this performance of ano, detecting 45% NSP, hindi nila makokontrol ang TB in their area. So, yun yung challenge sa akin. Kung merong isang, dalawang BHW sa inyong barangay, plus two volunteers from the bodies, making it four, then chances are mahahanap ang mga kaso ng TB in the barangay. Remember, ito, 17 with a 13,000 population. Sa inyong pagkakaalam, ilan ang BHW? Sa barangay mo? Ilan ang BHW sa barangay niyo? Yung masyado, sure kung ilan ako. Kasi, marami pagbago. Estimated lang po baka nasa 20. Barangay health workers, 20. Okay? For a 13,000 population. Kokonti yun. Kasi based on the, ano, yung standard parang ratio ng Department of Health kasi noon, Department. Sa ngayon, noon kasi dapat ang isang BHW is handling only 20 households. 20:1. Meaning 20 families per BHW. Eh 13 po yan. Ilang household ito? Ilang household po yan? Yan, 13,000. Divided by 5 or 6? 5. O ilan yan? Mga 2,000. Tama ba yun?
mga 2,500 household. Okay, with 20 BHWs, ilan ang ratio niya? 2,500 divided by 20. Tingnan niya. May 1,000. Ano? Ha? 130 houses. Household per BHW. Malaki compared to the 20:1. Okay? So, kailangan talaga ng reinforcement. So, with that ratio, sa tingin mo, makakatutok talaga sila sa TV? Diba? Eh, may buntis pa dyan. Meron pang immunization. Ano pa? Mga ginagawa ng BHW. EPI, may nutrition, may pregnancy, mga ganyan. May survey pang ginagawa, etc. So, ang TB, naiiwanan. Kaya, ma-assign yung 20 BHW doon sa 17 na cases. Anong gagawin nila? Papupuntahin yung iba sa health center. O kaya, bibigyan na lang muna ng gamot. Sige, kita tayo. Basta, inumin mo yan, ha? Kita tayo after 2 or 3 days or 1 week. Well, in areas na may TB task force, good. But, hindi lahat gano'n ang sitwasyon. Okay? So, in areas na mataas ang performance between the BHWs are enough, right? And they're really doing their job. Okay? But may mga areas na kulang na nangangailangan ng tulong. Okay? So, anong connect nito? With this target, in action planning and target, magiging klaro sa bawat panig RHU. Ang RHU kasi kandiyan yung BHW, yung BNS, yung CHT. Kaya naman sa Paris, andiyan yung mga Paris volunteers nyo, yung Paris coordinator. Klaro sa inyo na in that barangay, ito yung inyong pagtutulungan. Okay? So walang agawan. Ako, bahala ako sa aking mga kaparokya. Sila rin naman yung mga tinutulungan nila, kaparokya nila eh, di ba? But kayo, captured yung, you have your captive clients. Doon sa mga BEC activities ninyo, andyan yan yung mga tao. At yun lang yung inyong pagpupunutulungan. From there, kakalat na yan, magkakakilala na yung mga tao, sino yung mga inubo, etc. And probably yung tinutulungan mo yan, tutulong na rin yan, punta tayo sa health center. Hindi lang yung volunteer. O yung tao na yan, nakita niya yung kapitbahay mo po, tatawagin yung volunteer o usapin mo nga yun. Ganun. Kung hindi pa rin comfortable yung volunteer, tawagin mo yung BHW. Di ba ikaw nang makapag-uusap doon? So, pagtutulungan niyo. Hindi, sabi nga wala kayong iiwanan na pagkakataon. Ang objective is, ang symptomatic, madala talaga sa health center. Okay. Hindi acceptable yung matigas kasuro. If you need to call the barangay officials just to subpoena that people, that person, then do it. Ginawa po yan sa aklat. No? When I was assisting this barangay to the management council, nung maintindihan ng barangay captain yung TV, yung lahat ng symptomatics na ayaw sumunod, sinasampina nila. And they fetch them using the multicam. So, yung pinaliwanag ni Palay kahapon na barriers, LDUs na supporting TB, well, probably because they do not know the problem of TB. But if they are made aware of that, a-action niya kasi mandato nila yan. So, kayo yun. Hindi lang kayo mag-educate sa mga tao.